Magandang buhay mga kapatid. So today, hello Niklas. Hello Matilda. Hello. So magandang nangyari sa linggong ito. First, nakapasa po ako sa road test. And then today ay kukuha naman ng written exam yung asawa ko. So sasamahan ko siya. So ngayon is pinahiram kami ng kapatid ko ng sasakyan para mas convenient yung pagpunta doon kasi medyo malayo yung pagkukuhanin niya ng exam. Kasi yung pinakamalapit na MPI dito is temporary ginawang COVID center. So mga gusto magpa-test ng para malaman kung positive o negative ba sila sa COVID. So napaka-blessed na linggo kasi na buong linggo kasi yun nga, finally nakakuha na po kami na nakapasa na po ako sa road test. Then after that, pupunta kami sa target namin na gustong bilhin na sasakyan. And hopefully maganda yung deal. Samahan nyo kami. We will try our best na ma-vlog po yung whole journey namin ng paghahanap ng sasakyan. Although bago pa kami pupunta doon sa specific na dealer ng sasakyan, alam na namin yung gusto namin talaga. So even yung hindi pa ako nakapasa sa road test, gustong-gusto ko na yung sasakyan na yon. So nag-check na ako ng yung mga review kung ano ba yung pros, yung magagandang specs na yun, specification ng sasakyan. So yun, decided na kami na yun ang gusto namin kunin. Okay, so samahan nyo kami sa araw na to. Actually, kagaling ko lang sa night shift, so wala pa akong tulog, pero masaya ako ngayon kasi inspired ako na finally, yung matagal na namin, isa sa mga gusto namin i-achieve is magkaroon ng sariling sasakyan. And tamang-tama rin kasi in the few months, mag-start na yung winter, which is napaka-hirap mag-commute dito pag winter. So, samahan nyo kami sa araw na to, okay? So, yun, mag-start na mag-written exam ng asawa ko. So dito muna ako sasakyan dahil medyo antok na antok ako, so tutulog lang ako habang asawa ko ay kumukuha ng exam. So it will take 30 minutes sa written exam niya. Then malalaman doon kung pasa siya o hindi. Then after that, kasi wala naman siyang driving experience, so maghintay siya ng 9 months bago siya kumuha ng road test. Hopefully, makapasa siya. Tutulog muna ako. Alas. Ayun na nga, nakapasa na ako. Ayun na. Meron na ako. Hindi man lang umabot ng 30 minutes. So, hindi na ako nakatulog. 8 minutes lang. 8 minutes lang. So, yung item is 30 items. You can answer it for 30 minutes. So, 1 minute per question. So, super dali lang. Pag naka 24 ka na tama, automatic mag-shut down na yung computer kasi you pass na. You just need 24. Correct. So, ngayon, tapos na kami sa... Thank you, Lord! Sa pagkuha ng written exam niya. So, punta naman kami sa dealership ng sasakyan. Hopefully, ma-approve and then makuha na agad yung sasakyan yung gustong sasakyan namin. At magandang deal dapat. Yun, at magandang deal. Okay, samahan nyo kami ulit. Yes, ngayon magte-test drive na kami. Ito yung sasakyan na gusto naming bilhin. So,
samahan niya kaming i-test drive itong Hyundai Palisade. Hyundai Palisade. Okay? So, test drive muna namin to kung gaano ka-smooth ang takbo. Ah. Kaso, medyo may bago pa kasi puro push button. Okay? Sanay siya sa pangmahirap na car. Pangmahirap na sasakyan. Anong pag-ano nito? Bias ka, Pijel. Ah, ito pala. Be ready sa ano, ha? Sa stop, ha? Ganun lang, parang wala. Parang wala lang. Parang banta lang. Umaandar na tayo, tapos parang walang ano, engine. Ang tahimik. Ang kulit. Ang layo sa ano, no, sa... Steg. Char, igno lang. Actually, first time kong mag-drive ng malaking sasakyan. Actually, malaki siyang sasakyan lang. Totoo lang. Pero parang nakasakay ka sa kotse. So, syempre, iingatan namin to kasi nag-road test lang. Nag-test lang kami. Pero, so, hindi na kami nag-test drive sa highway kasi gusto lang naman namin ma-feel yung ano yung kung gaano siya kaganda kapag itinakbo. Ganda. Pwede na. Pwede na. Yan mo pa. Sige. Ano pa daw namin? Lalayo pa daw kami. A little longer than a few minutes later. Duro na nagintaan eh. Yun nga. Unfortunately, hindi kami nakasundo sa financing. Tsaka yung offer nila is demo na not convincing na ano. Kukuha ka ng demo. Siguro tapos... malaking bagay rin yung galing kami sa sales, so hindi namin mapiga. O wala na talaga silang humaano. Hindi justifiable yung price nila compare sa brand new. So, we will try yung second, yung first ano na first love namin na Subaru namin. So we will try to go there and look for the comparison naman. Actually may tatlo kaming option, so sige, let's see. Para madami tayong so dito naman kami sa Subaru, so let's see kung ano yung mga deal na pwede nilang maibigay sa amin. So, dito naman kami sa Subaru. Try naman namin to kung anong magiging experience namin. Sa 4-wheel drive. Sa 4-wheel drive naman siya. So, let's see kung magugustuhan namin yung performance nito. Hindi kami gano'ng kagalingan ito pag-check ng sasakyan. Pero, ano yung feel namin kapag drive namin to? Okay. So, as of now, ang nakita namin sa Palisade, talagang sobrang ganda ng ano, ng interior, napaka-elegante ng building dito na part, oh. Unlike this one, medyo ito, basic lang basic siya. Talaga. Basic lang siya kasi yung basic ng Hyundai Palisade, it's parang grabe. Pindut lang talaga siya. All push button. Ano, so, yun lang yung malaking kaibahan. Siguro pangit siguro, baka masira ang push button. Oh, hindi, mas ano naman sila. Okay, let's see kung ano magiging performance nito. So ngayon, pupunta naman kami sa Ford. Maganda yung offer ng Subaru na nakaka-tempt na ano na siya. Kumbaga binigay na niya. Pero ang mahirap kasi kung naka-drive ka na sa Hyundai Palisade na parang sobrang ganda na siya, parang sobrang advanced na. Yung interior kasi sobrang ganda. Yung interior ng Subaru kasi parang normal car lang siya. So pag galing ka sa pinaka parang high-tech na technology and then balik ka parang sa parang feeling mo nasa basic na sasakyan ka ulit. So let's see. Check naman namin yung ano Ford Explorer. So punta na kami ngayon. Gutom na kami. Labay sa
So, dito naman kami sa Ford. So, ayun na lang. Uy, dito. So now, katatapos lang namin mag-test drive itong Ford Explorer. Ganda! So, maganda siya, nakaka-impress rin siya. Kasi, iyan lahat. So, four-wheel drive na siya. So, let's see. So, magkakatalo lang naman yan sa pricing lang. So, titignan natin kung magkakasundo kami sa price. Impress kami sa takbo. Napakasulido yung ano. Para rin siyang Hyundai Palisade. Hindi na kami kakain ito. So, gutom na kami. So, sana magkasundo kami sa price. Kung magkasundo man kami sa price, and then, baka ito nang kunin namin. So, let's see. Magandang buhay. Ayun nga. Nabitin yung pagka-vlog namin yesterday. Kasi na, first of all, nalobat na yung camera, and then at the same time sobrang pagod na kaming mag-asawa, lalo na ako kasi almost 24 hours akong gising na kasi after my night shift umalis na kami, tumuha ng written exam yung asawa ko, and then nag-car hunting kami. Summarize ko lang yung nangyari kahapon. First, nagpunta kami sa Hyundai. Of course, yung first option namin is the Hyundai Palisade. It was okay. Yung gaya ng pinakita namin na videos is okay yung interior design niya, yung build, yung pag on how pag na-drive mo siya, napaka-smooth. Of course, yung panlaban talaga ng Hyundai is yung spacious yung ano yung loob nila. So, talagang 8-seater siya, so which is yun talagang pinaprefer namin. Kaso, nagkatalo lang talaga sa financing. So, hindi nila ma-justify yung difference between kung kukuha ako ng brand new and the demo model. Yung demo model, yun ang ginagamit kapag tinetest drive yung sasakyan. Kasi yun ang prefer namin kasi mas mura. But, yung binigay sa amin yung quotation, it seems na konti lang yung difference na hindi namin ina-expect na ganun. So we try to, ano, kasi nasa sales rin kami, and pare kami magkasama, galing kami sa customer service and sales. So, alam namin yung pasikot-sikot pagdating sa mga ganyan. And unfortunately, parang, okay naman yung sales agent, pero parang, paano ba, hindi kami hinagod yung parang okay lang na hindi mabenta, or yun ang feeling namin. And although bumabawi sila sa mga feature, sa mga discount, alam naman namin na yung mga ganyang certain discount is pinapasok lang nila yan sa mga certain sa mga amount. Konti lang yung difference, then nag-request kami ng quotation for the brand new. And lumalabas lang ng mga $1,000-$2,000 lang yung difference. So, bakit pa ako kukuha ng demo model kung ano, tinatanong ng asawa ko, sige, bigyan nyo kami ng reason na mapapa-oo kami sa araw na to. Kasi talagang on that day, decidido na kami. Kung gusto namin, bibilhin talaga namin yung sasakyan. Walang, hindi namin pag-iisipan. Pero, ewan ko nga, yun nga, hindi nila ma-justify yung pag-finance. Kung marami kaming tanong na hindi nila masagot, so we say no. Gusto man namin yung sasakyan, pero hindi convincing yung ano, kasi ayaw na ba namin na gusto namin sasakyan, tapos mahirapan kami sa monthly payment. So, gusto yun man namin, so X yung Palisade. So we went to Subaru, which is isa rin sa aming mga option is yung Subaru Accent. So, kami kasi gusto lang namin mga base team lang. Ibig sabihin yung pinakamababa na modelo nila. We don't like yung maraming mga abubot. Kasi karamihan naman yan, hindi namin magagamit. Which basic lang. Yung mga basic lang na ano. The price is okay. Ang problema kasi, kung nakasakay ka na sa
high-end. Oh, why? What we did? Parang yung ang technology ng Hyundai Palisade kasi is sobrang convincing talaga. Pag pumasok ko, para ka na sa isang spaceship na pipindot-pindot ka lang. And the Subaru Outback kasi is parang normal na sasakyan lang. Normal yung basic yung ano nila, everything. So even baliktad naman yung ano. Okay, what? Okay. All baliktad naman, gusto namin yung pricing, pero hindi convincing naman yung interior design niya. Hindi na kami tumawad na tumawad kasi it will be unfair rin sa manager kung tawad kami ng tawad tapos sasabihin namin na hindi talaga. Which is, nakakaya naman. So sabi namin, kinuha namin yung quotation nila, we will decide kasi yung next na pupunta namin is Ford, sa Ford. So nagpunta kami sa Ford, tinest namin yung Explorer, which is of course Ford is Ford. Maganda yung handling ng sakyan, interior is okay, hindi siya sobrang luxury katulad ng Palisade, pero okay na, kumbaga convincing na siya. Maganda yung interior, yung ang loob ng ano kasi ng hindi siya sobrang spacious compare sa Palisade. 7-seater lang kasi ang Explorer. Mas spacious ang likod ng Palisade kaysa sa Explorer. But it's okay. Okay naman 'yan. So of course, ganun buwabagsak naman sa financing, which is 'yun ang inano namin. Good thing meron kami ng family friend which is who's working in Explorer in Ford. So tinulungan kami para in-assist kami para at least maging affordable sa amin. So it's boils down na naging okay yung usapan namin. So convincing na siya. Ang problema kasi medyo hapon na, around 4 o'clock kasi hanggang 6 lang pag weekend, pag Saturday ang mga dealership dito. So mga 4 na kami nakausap namin yung finance manager. So ang problema kasi yung mga bangko nag-close na nung mga around 4. So sabi nila, sabi ng finance manager, sige kain muna kayo kasi wala pa kaming kain. Hapon na, hindi pa kami kumakain ng lunch. And pumunta muna kami sa Garden City to eat and then balik na kami. But unfortunately, walang response sa mga bangko kasi puro sarado na. May mga nagre-reply pero sobrang taas ng interest, which is hindi namang ayaw naman namin na sobrang taas ng interest. Gusto namin, but gaya ng nangyari sa Palisade, ayaw naman namin na kami yung mahihirapan later on kasi it will be a long payment rin siya. So kung isasabay namin siya sa mortgage namin dito, eh baka naman hindi na kami matulog and trabaho lang kami ng trabaho. So good thing asawa ko is accountant, she knows how to budget naman yung mga finances namin. Natawanan nga kami kasi may dalang sariling calculator yung asawa ko. So alam niya lahat, dinidil niya kung ano yung difference, ano yung magiging affordable. Okay. And malalaman namin this coming Monday or tomorrow yung magiging sagot ng Ford. But our target is dapat hindi tataas ng 2% yung interest rate. Kapag tumaas siya, then we will say no. Gusto man namin ng Ford, magno-no kami doon. Kasi marami pa naman kaming pupuntahan, which is may Toyota pa, may Nissan, may Mazda, ano pa ba? Kia, of course. So, yun pa yung mga other options namin. Hindi naman ayaw namin magmadali. Gaya na sinabi namin, it will be a long-term commitment rin siya. So gusto namin and then magiging affordable at hindi rin kami mahihirapan. So ayun, yun yung nangyari namin kahapon. Let's see po sa mga darating pa pong mga araw kung ano yung mangyayari gaya ng journey namin ng pagkuha dito sa bahay. Samahan nyo kami sa another episode ng buhay namin sa pagkuha naman ng aming bago at unang sasakyan dito sa Winnipeg. Okay po. Several days later. Hi, Ate. Hi.
Hello mga bro and sis. So today is Friday and August 28. So maraming nangyari sa nagdaang mga araw. So first, yun nga, after nagpunta kami ng Ford, last Monday nagpunta rin kami ng Honda to check yung potential na gusto namin. Yun nga lang, again, unfortunately hindi nagkasundo sa deal, sa financing, kung magkano magiging bi-weekly. So nangyari, sa lahat ng pinunta namin, lahat ay nag-follow up and nagbigay sila ng mga offer para lang pumili kami sa kanila. Which is, that's the good thing if na-car hunting ka talaga at pinakita mo yung affordability mo and pinakita mo yung kung ano may offer ng bawat dealership. Ngayon, we already decide. We decided na na... Let's go, ate! We already decided na ang kukunin na namin na Hyundai Palisade. Explain namin later. Ate, ate, come here! Bilis! Explain namin later kung bakit siyang napili namin na bilhin, which is yun naman talaga first option namin. Ngayon pipikapin na namin yung sasakyan. Nauna lang kami ni Matilda at ni Klaus kasi nasa office pa si ng asawa ko. Susunod siya after office hours. So umuna na kami para yung mga papeles mapirmahan na, and ma-check na rin namin yung sasakyan kasi nakanda na daw yung sasakyan para for pickup. So check namin yung mga pinangako mga freebies kung may bibigay ba o baka more in ano lang, salita lang. So kailangan namin munang ma-assure na whatever freebies na ibibigay nila o na ipangako nila is ibibigay nila. So yun, pakita namin later yung mga cool kaganapan. Okay? Finally! Yay! 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 Nakuha na namin yung sasakyan. So, kukwento ko na lang later or bukas kasi tutulog pa ako. It's already 6:30 in the afternoon. May duty pa ako. So now, matapos ng... Kasi kinausap pa kami ng finance, yung monthly, whatever. May plate number. So bukas na kami pupunta sa MPI to get the plate number. Binigyan lang kami ng temporary insurance for 7 days. So para ma-drive ko na yung sasakyan habang wala pang plate number. Kasi hapon na rin, and then I need to sleep pa kasi may duty pa ako ng 11 PM. So yun, excited na. So kwento ko na lang po kinabukasan. Okay po. Magandang buhay mga bro and sis. So today, ipapakita namin sa inyo kung ano yung finally napili naming sasakyan. So marami, for whole week na nag car hunting kami, nagpunta kami sa iba't ibang dealer ng mga sasakyan, nakipag-negotiate kami sa mga dealer ng iba't ibang mga comparison sa mga sasakyan, ano yung may offer nila, ano yung may bibigay nila sa amin, anong discount, everything ay nangyari for a whole week. Actually, kung pwede mo naman kasing pag may specific ka na talaga at gusto mo yung sasakyan, pwede for one day, pwede na agad ma-release yung sasakyan. But sa amin kasi, gusto namin, hindi lang sa gusto namin, kailang affordable at magiging yung ang first na talagang specific na gusto namin is magkakasya yung kumbaga yung family namin. So so hinahanap talaga namin is 8-seater na sasakyan. So papakita ko na sa inyo kung ano yung sasakyan na napili namin.
Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I... Ayun na nga, ito yung napili namin, ang Hyundai Palisade 2021. So kumbaga, yung sumakto siya sa budget namin, sumakto siya sa gusto talaga namin. So kung na yung nabanggit ko na in the previous ano is medyo na disappoint kami. Kumbaga na nawala na sa listahan namin ang Hyundai Palisade kahit na gustong-gusto namin. Fortunately, the day yung Monday biglang nag-follow up sila and nag-offer sila. Bago 'yan, a day before na tumawag sila kasi nagpunta kami ng Honda to check, which is good naman yung kanilang offer and the same time yung ano yung capacity ng sasakyan. But if for compare either the Palisade or the Pilot, ito talaga yung pinaka maluwag talaga, as in sobrang luwag siya. Yung pag sumakay ka, parang for katulad natin na hindi naman tayo malalaking tao, so talagang sobrang luwag siya, lalo na sa mga kung may makasama kang mga bata. So ang ginawa namin is nag-offer sila. So ang technique kasi niyan to, para mas maging sulit yung offer na bibigay nila, dapat lahat ng mga pinantahan yung mga dealer is meron kayong hawak na quotation yung mga offer nila, and then ipakita nyo rin dun sa ibang dealer para ang tawag dito, tapatan nila or higitan pa. So yun ang ginawa namin, yun ang technique. So ang ginawa ng Honda, they offer us the winter tires, sun visor, mud guard, something like that. And sinabi ko sa Hyundai, sabi ko, okay, kung matatapatan nyo to, and then we will consider. So tumawag ulit yung agent, sabi tatanungin lang muna yung manager nila, and then tumawag ulit, and then sinabi nila, okay, bibigyan namin kayo ng winter tire plus the alloy rim, which is a pinaka malaking bagay yung kasi dito kasi ngayon after a few months mag-start na yung winter, isa sa pinaka kumbaga magastos dito is magpalit ng winter tires. And this car is 20 inches na yung size ng goma niya, so medyo may kamahalan siya kung bibili ka ng winter tires. Winter tires kasi sobrang mahal dito. And of course yung alloy rim pa. So ibinigay sa amin ng free, binigyan kami ng mud guard, binigyan kami ng hood visor. Ayun. Then the deal is done. And then bago yan, asawa ko gumawa ng Excel sheet para i-check muna namin yung mga monthly na gastusin namin. Baka kasi umuo kami tapos mag-alangan kami ng gasto ng mag-negative kami sa mga binabayaran namin. So i-check ng asawa ko, which is ito yung bi-weekly na babayaran, and may sobra pa naman na matitira. So walang kumbaga magmamonthly kami na hindi kami mahihirapan sa babayaran namin, kumbaga wala kami masasagasaan. And then at the same time, may mga special na mga pupuntahan, kakain sa labas, paminsan-minsan, magagawa pa rin namin yun kasi yun naman ang importante. It doesn't mean na bumili ka ng sasakyan is kumbaga tatanggalin mo na yung lahat ng mga nakagawian mo na. So anyway,
papakita namin sa inyo yung may hindi ako magaling sa mga specifications sa sakyan, pero medyo may na may mga konting knowledge na lang ako na natutunan kasi nga sa pag-search ko sa YouTube, mga review, and this ang top 2 na SUV na 8 passenger is the Kia Telluride and the Hyundai Palisade, and sila yung kumbaga from 2020 to 2019 na ni-release nila to, until now sila pa rin yung nagko-compete, although mag-sister company lang sila. Maganda yung review, kumbaga hindi na nahirapan sa amin yung salesman kasi karamihan sa mga binabanggit niya kasi is kumbaga alam ko na kasi napanood ko na sa YouTube. So kasi ayaw naman namin na gusto nga namin, tapos medyo may mga semplang siya sa specification o may mga gusto kami. Anyway, ang papakita ko sa inyo yung itutur ko kayo sa loob ng sasakyan. So here, isa sa pinaka sa mga feature kasi ng isa sa mga big factor talaga ng Hyundai is yung safety feature. Kumbaga, nasakyan namin ang Subaru, nasakyan namin ang Honda Pilot. Ang Honda Pilot kasi kumbaga kilala sila pagdating sa mga safety measure ng sasakyan. The good thing about Hyundai, kahit base trim siya, yung mga safety feature ng mga higher end na sasakyan nasa base trim ng Hyundai. Yung base trim is yung pinakamura. Itong pinili kasi namin is the mid option or sunod siya sa base trim kasi 2021 na siya, and then wala nang nabago siguro. Sabi nga, feeling ko wala naman masyadong nabago, kumbaga new ano lang siya. New year. So maraming pinanggit yung sales agent regarding sa mga feature nito, pero sabi ko nga doon lang medyo nag-focus lang ako sa magiging usually na gagamitin mo. And of course the ito yung cruise control, and ang maganda dito is this, ito yung lane assist. It means pag nagda-drive ka, feeling mo is hindi ka, wala ka na sa tamang lane, automatic na yung car is madedetect niya yun, and then i-guide, i-control niya to going to the right lane, yung nasa gitna ka ng kalsada. So na-try ko to kagabi, nagpunta kami para manood ng Aurora something, which is we're little bit disappointed kasi hindi nagpakita. So it's a long drive, and yes, totoo talaga, actually parang may nagko-control sa akin. Although kontrolado mo pa rin naman siya, pero siya yung nag-guide sa'yo na wait, wala ka na sa linya, baka ma-aksidente ka. And of course the very common, pa nag-backing ka, nag-reverse, pag may madedetect na agad niya kung may tao, so mag-a-alert siya sa manibela mo, mag-vibrate siya. And of course ito yung mga safety feature niya, smart, eco, yan yung usually, and then push button. Although nag-aalangan pa ako dito, hindi pa ako masyadong sanay kasi doon tayo sa basic one, pero makakasanay ako na rin. And then at the same time, of course ito yung big factor rin, nandito yung Android Auto and Apple CarPlay, so malaking bagay ito sa akin, most especially pag going to work. And of course yung pinakaano kasi yung fuel efficiency nito, nagbasa ako, nanood ako ng mga YouTube review regarding sa fuel efficiency nito kasi medyo may kalakihan ng makina nito. It's 3.5 something, and then it's V6 na. So syempre pag malaking sasakyan, malaking consumo. But based sa mga nag-review ng mga yung YouTube channel na yung talagang yung kanilang content is about mga sasakyan, is maganda yung positive review nila regarding sa Hyundai Palisade pagdating sa mga city tour or yung long drive. So kung parang lumalaro lang siya ng 9 liters per 100 kilometers or
9 or 10 liters per 100 kilometers. So, not bad talaga siya. And ito pa, isa sa pinaka maganda dito is the marami siyang paglalagyan. And then meron pa dito sa yan dito. Meron pang lagayan. May lag, marami siya. And kung makikita nyo, three seater sa baba. Binaba ko lang yun kasi nilagyan ko ng pina-slant ko yung tawag dito, trolley. Ayun, parang dito kasi sabi nga nasawa ko para daw akong nasa ang tawag dito, spaceship. Kasi nga pag lalo na sa gabi, all na, umiilaw, nakailaw siya lahat na parang nasa spaceship ako. So ito, ang kagandahan nito, karamihan sa mga feature nito nasa base trim rin siya. Yun ang pinaka okay, yun. Ay, ito pa pala yung mga nagseset siya ng memory ng upuan mo. Ibig sabihin, pag of course ikaw may yung ikaw nakasakay nito, iseset mo yung tamang upo mo, kung saan ka komportable, then iseset mo na lang siya. So ibig sabihin, para every time na sasakay ka, hindi ka na kailangan mag adjust ng mga sasakyan, ng upuan mo every time na gagamit ka ng sasakyan. And then iseset mo lang siya, then automatic pag inon mo siya, mag-a-adjust na siya based on the binigay mong set ng sasakyan. Of course, may push button, ano na siya, which is very common. And then the automatic ang tawag nga dito, automatic start, something ganun, na remote start siya. And then yan, 20 inches alloy rim size ng gulong. Yung winter tires hindi pa namin nakuha kasi in order pa, kasi nga bagong model to. And then yung hood visor is in order pa, so within this week or after 2 weeks pa darating. So hindi naman kami nagmamadali kasi hindi pa naman winter ngayon, so enjoy muna namin to. And of course yung kulay nito is burgundy. Yes, or sabi ng sales agent is pwedeng tawagin wine color siya. Actually gusto, ang first na option ko is red, but wala dun sa model nila, walang red. So it's a burgundy ano siya. Pero pag sa malayo, para siyang black color. Ayan. And then it's a LED, which is one of pinaka ano, parang ang angas-angas. Oh, of course, heat blocker. Ayan, para sa winter. Of course, sa mga matatagal na dito, so malaking gamit yung heat blocker pag bumagsak na yung weather, yung lamig. So isasaksak lang siya sa kuryente para hindi mahirapan ka mag-start ng sasakyan. So mahal rin yan, almost nakita ko sa website mga $200 yata, $150. So kasama na rin siya. It's kumbaga hindi siya optional, kundi it's mandatory na meron ka. Kasi kahit umayaw ka at bibili ka sa bibili ka pa rin kasi kailangan mo yan dito, lalo na dito sa Canada. So regarding sa takbo, it's okay, sobrang komportable ako. And i-share ko sa inyo yung mga tips ng pagkuha ng sasakyan, and based on our experience, and kasi malaking bagay rin yung nasa sales kami. Alam na namin yung diskarte kung paano paano makipag-deal. So yun nga lang, syempre napaka, pag nasa sales ka kasi, background mo sales and kausap mo yung nasa sales din, parang nakaharap ka lang sa sarili mong sa salamin. So nakikita mo yung sarili mo. So always remember, pag bibili ka ng sasakyan, lahat ng dealership, mataas ang markup nila. Ibig sabihin, mataas yung sasakyan nila, malaking tubo nila. So karapatan natin na tumawad. Regardless, huwag tayong mahiya na tumawad. Karapatan natin yun. Huwag tayong mahiyang humingi ng mga free. Kasi karapatan natin yun na humingi ng free, as much as possible.
maybe kami konti lang yung nahingi namin, pero malaking bagay yung naibigay sa na, na request namin na winter tires. Kumbaga yun, super sulit na winter tires plus alloy rim, ha? We're talking alloy rim, which is the size is 20 inches and na, kumbaga dito sobrang mahal ng pagdating yung mga gulong. Ayun, so sobrang happy kami, super blessed, and another achievement na naman sa pamilya namin na magkaroon ng sasakyan. And maraming nagtatanong kung bakit brand new, bakit hindi second hand. To tell you honestly, gusto talaga namin, prefer namin nung una is second hand, but ako kasi hindi ako, wala ako masyadong alam sa sasakyan. Baka pag nag tumirik ang sasakyan, eh pareho kaming tumigas, manigas sa gitna ng lamig or ano. So to tell you, ayokong magmayabang na marami akong alam sa sasakyan, wala talaga. So we prefer na brand new. Second, wala kaming bala kasi na ano, usually yung mga bumibili kasi ng mga second hand, they're planning after 3 years or 4 years or 5 years ibebenta uli nila o i-trade in and then bibili ulit. Eh kami sa ngayon wala sa isip namin yung mag-upgrade later on. Kumbaga ito sapat na, as much as comfortable kami and walang problema, wala kaming balak na palitan to. And then of course, syempre ang advantage talaga ng Hyundai dito sa Winnipeg is warranty. Meron tong 5 years warranty bumper to bumper. So yung palang okay na siya. Kasi sa nagpunta kami sa Subaru, nagpunta kami sa Hyundai, saan pa ba? Ford, of course, I forget the Ford pala. Nagbigay 3 years lang yung warranty nila. Nakakatuwa nga kasi lahat sila nag-uunahan ng pagbibigay ng offer sa amin. Ford, kahit nasa Hyundai na kami at pipikapin na namin yung sasakyan, tumatawag pa rin yung mismong sales manager na yung pinakamataas sa kanila to, para tapatan pa rin yung offer nila sa amin. But of course, hindi na namin entertain kasi it will be unfair naman sa kanila na kumbaga hindi pa kami tawad in, napili na namin to. But nagpapasalamat kami sa mga tumulong sa Ford. Nagpapasalamat rin kami sa Subaru na nagbigay sila ng offer rin sa amin, which is very very nice. Nagbaba talaga sila, nabagsak sila ng presyo, pero hindi na namin tinuloy yung ano kasi hindi namin gusto yung interior design ng Subaru kasi nga of course naunang sinakyan namin ang Hyundai Tenes. Of course nagpapasalamat rin kami sa Honda sa pagtulong rin sa amin sa pag test drive, pag feel, pag pagpapahiram sa amin na sasakyan para matest yung Honda Pilot. Anyway, yun lang po yung may i-share namin ngayon. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-like sa aming videos. I-schedule pa namin to ng blessing. So we still don't know kung paano yung procedure pag magpapa-bless ng sasakyan. Of course, kasi ito na naman, may pandemic pa rin. So hindi natin alam kung anong, so tatawag pa kami sa simbahan kung ano yung anong gagawin namin para ipa-bless yung sasakyan. So maraming salamat po, and sana nagustuhan niyo itong vlog namin, itong episode ng vlog namin regarding sa pagkuha ng sasakyan namin. Sana kayo rin sa mga nagbabalak, sana makakuha rin kayo ng konting tips lang sa amin ng tamang pag-diskarte sa pagkuha ng sasakyan. So muli po, kami po ang Familia na Basilia. We just landed last October 2019 and more than 10 months na kami dito, I think. Yeah.
Yes, magwa 1 year na kami sa October. And we're enjoying the life in Winnipeg. And we're so blessed at lahat ng mga plano namin sa buhay binigay ng Panginoon sa amin. And we're still excited kung ano pa yung mga trials, ano pa yung mga mangyayari dito sa buhay namin sa Canada. So muli po, maraming salamat, mag-ingat po kayo palagi, and always pray to God. Salamat po.